Tumalikod siya. Sumama lang siya kay Mang Agosa sa terminal. Uuwi na sila. Dalawin mo na lang siya kung gusto mong makita. Binalingan niya ang mga hugasin sa lababo. Eh ikaw, anong ako? Pwede naman kitang dalawin, di ba? Busy ako. Maikling sagot niya rito dalang totoo. Hindi niya rin alam kung may paghanga pa ba siya para dito. Anong sasabihin ng tiya niya at lola niya kapag nalaman ang katotohanan? Paano niya ipapaliwanag kay Elora ang lahat? Na hindi yon magagalit kay Asher? At talagang iniisip niya pa rin yon, ha? Sa kabila ng lahat, talaga ba? Makakaalis ka na, Asher. Now I know na I really deserve everything from you. Dahil kulang pang lahat para sa lahat ng naranasan ko, pero hindi pa rin ako aasa sa'yo. Ipapakita ko pa rin sa'yo na kahit wala ka na, kaya ko. Katulad ng noon. Galit na sabi niya kasabay ng pagpihit paharap dito. Babe, if Olive told me, ikaw ang irresponsable? She snapped right away and he wasn't able to reply. Gumamit ka ng babae, pero hindi mo inisip na mabubuntis mo? Ano ka, baog? Hindi, may baby na nga tayo eh. Kalmadong sagot nito sa kanya at para pa siyang nanggigigil. Asher was staring at her eyes. His eyes are misty but at the same time sparkling. Dito humihiwalay ng tingin sa kanya pero talagang parang apoy na binuhusan ng gas ang galit niya. Na matagal ng panahong nasa puso niya. Siguro nagagalit siya dahil napamahal na sa kanya si Asher at napakahirap itong basa nilang hindi pansinin at kausapin. Kapatawaran at paglimot, yon ang mga kailangan niya para tuloy yung makausad sa masamang pangyayari ng kahapon. Hindi ako basta tatalikod, Kiana. Not now, that I know. Kahit araw-araw ka magalit sa akin, eh okay lang. Baka yun lang naman ang paraan para mapatawad mo pa ako. Tell me what you want to say. Call me names. Curse me. Hit me. Anything that will make you feel better. Kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik pa ang kahapon at sasabihin ko na hindi ko sana yun ginawa. Dahil kahit ngayon man ulitin ng noon, ganun pa rin ang gagawin ko sa'yo. Diyos ko. Para siyang nangangaligkig nang hagurin siya ni Asher ng tingin. Manyak siguro to. Here is the proof of the test. I took a test when Wolf did because Yaya was suspecting that Elora was my daughter. She is almost 100% like my mother. Kinuha nito ang dalawang envelope sa bulsa ng coat at ipinatong na lamang sa mesa. Isa pa ang hayop ng Wolf na yon. Makikita nun ang hinahanap nun. Sa oras na magkita sila, kaya pala wala siyang nararamdaman na kahit ano sa lalaking yon. Dahil isa rin naman palang tukmol. Ipapahid ko rito, si Yaya. Alam kong di mo gusto na makasama pa ako ngayon. Just be safe and call me if you need me. Kiana, hindi kita kailangan. Pera mo, oo. Matigas pang sagot niya pero napatitig lamang to sa kanya. Of course, you'll have it. Pagkasabi noon, tinignan pa siya nito tapos ay tumalikod na nga ito. Please give me an update. If our baby is home, departed dog packed. I am so sorry. Please, forgive me. Tuluyan na nga itong lumabas nang hindi siya sumasagot. Nagmamadali niyang kinuha ang labi niya habang binubosiklat ang mga yon. Hilam ang luha sa mata. Parehas ang resulta ng mga test na iyon ang kanyang basahin. Sobra pa rin siyang nalilito kung paanong nauwi kay Asher ang pagiging ama ni Elora. Nagpasikot-sikot sila pero eto. At bukod sa sinabi ni Olive, ito ang patunay na si Elora nga ay isang Montenegro. Parang bagsak ang buong pagkatao ni Asher na makabalik na siya sa mansyon. Pasalampak nga siyang naupo sa sofa pero hindi niya inaasahan ang pagkakarinig na isang malakas sa busina sa may main door. Hinawi niya ang kortina at nadismaya siya na makita niya ang sasakyan ng kuya niya. Papunta pa po ba tayo kay Asher? Excited pang tanong nito. Ni Merla nang bumungad sa may sala, isinaksak nito ang mga photo album na nasa master's bedroom. Napatanga na lamang siya. Ikaw lang ang pupunta, Yaya. Ha? Bakit? Umiling siyang nakalabi. Galit siya? Mas lalongan dapat ka magparamdam sa kanya eh, kahit galit siya. Baka isipin niya, ayaw mo na, tuko ka na. What will I do then, Yaya? Sus, akala ko ba eh makulit ka at isumusuko sa mga bagay na gusto mo? Ganon siyempre, lalo na sa tao. Simple pero makabuluhan ng payo nito sa kanya. Pero biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nathaniel. Asher, are you really out of your mind? Wala ka ba talagang balak na balikan si Ava? Dahil doon ay umatras si Tito Fred sa deal namin.
Galit na sabi pa ni Neil sa kanya. Nakapamewang sa may pintuan. The hell I care. Salubong ang mga kilay na sagot ni Neil sa kanya. Wala ka na talagang pakikisama? Wow! Magdahan-dahan ka kaya sa pananagta mo. May kasalanan ka pa na pinalagpas ko. You are damn selling me for your illegal mind business. It is not my problem anymore if that turned his back and canceled your deal. I have a life to manage. Ganting sigaw niya rito. Talagang ipinagpapalit mo ang dekalidad na babae sa isang wala pang napapatunayan sa buhay? Stop insulting her. He angrily stood up and faced his brother. Agad na lumapit si Merla, tinawakan siya sa dibdib. The woman you are insulting is the mother of my daughter. Napatanga si Nathaniel sa kanya, tapos ay tumawa. Are you high? At kailan ka pa naging ama? 6 years ago, so stop insulting her. Galit pa rin na sagot niya. At malamang, napansin na nga nito na hindi naman siya nagbibiro. Isa ito sa mga babae mo na nakaraan, hindi ba? Yan ang umaasa na makakakuha ng scholarship kapag nagpagamit sa Lord nila. Gumisi ito. Such a low class. Tumiim ang titig ni Asher sa kapatid at naikuyom niya ang kamao. Ang mga low class ay yung mga taong walang ginagawang tama sa kabila ng pagiging matanda. You are a trespasser here. Get lost. Taboy niya kay Nathaniel. Lalo pa itong nagalit ng wala namang nagawa kundi ang duruin na lamang siya. Asher Troy, ha? Huh? Leave before I lose my remaining respect to you. Yun ang naging sagot niya, kaya naman napilitan tong lumayas. Ibinalibag pa nito ang pinto na siya namang kinagulat ni Merla. Higit ang paghinganan o pumuli siya sa may sofa. Pumunta na kayo, Yaya, utos niya sa matanda. Kahit nalilito na siya kung babalik pa siya kay Kiana o hindi. Sige, ihatid na lang kayo ni Jack. Kinuha na nito ang maliit na bag na gawa sa katsa. May laman pa iyon na ilang damit. Tumingin pa nga muna ito sa kanya bago lumabas ng bahay. Napasandal siya sa upuan at nag-isip na maganda niyang gagawin. Hindi pwede ito na nakaupo lamang siya at naghihintay na mahulog ang kapatawaran. Gusto niyang magalit sa sarili sa ginawa niya kay Kiana. Baka kaya sobra ang galit noon sa kanya ay dahil naging marahas siya sa pagiging isang babae na wala pang karanasan. He feels very sorry for her. Asher found himself inside Philippine General Hospital. Hinanap niya si Olive dahil gusto niya na ilabas ang galit niya. Yun ang napili niyang pagbuhusan dahil namumuro na yon sa kanya. Out of those days, lalabas na muli ang warrant para sa babae. Yun ang sabi ni attorney. Pero tahimik lamang siya. Gusto niyang magulantang na lamang ito at si Frederick na hindi sa lahat ng pagkakataon kayang balikuin ang dating huwes ang batas. Hindi siya papayag, lalo na nga at mag-ina niya ang nasasaktan. Kung nagkamali-mali ay mawawala ang mag-ina niya na hindi pa nalalaman ang totoo. Pagkapasok pa lamang niya sa nurse station, agad nang hinanap niya ang babae. Nasa locker room pa daw iyon. He went to that room. Eksakto naman bumukas ang pinto noon at tatigilan sa paglabas si Olive. Baka naman sa unang pagkakataon ng buhay ko makasakit ako ng babae. Agad niyang sabi dito. What else do you want? Sinabi ko ng katotohanan sa inyo kahit ayoko ng koneksyon sa inyo. Agad namang depensa ng babae sa kanya. And you expect me to buy that? Why didn't you tell me long ago? Galit pang tanong niya rito. You are making a scene here, Asher. Hindi ko mat alpha kay pwede mo na akong iskandalohin kahit saan. Labas dito ang pagiging alpha. Dahil labas ka na rin sa organisasyon na itinatag ko. Baka nakakalimutan mo kung sino nagpasok dito sa'yo. Naparunok ito ng laway. You are nothing after passing the exam. Dad just helped because of Haba. You don't deserve anything from us. I was just protecting myself from any trouble. Sa tingin mo ba, madali man ako na-recruit tapos sa huli, pabebe si Kiana at ayaw ng ganun? Kala mo naman ikayayaman yung virginity niya. Insulto pa nito pero tumikwas lamang ang sulok ng labi niya. Not every woman is a whore like you. Olive's face hardened but wasn't able to move. Nagkamali ka ng kinilaban, Olive. You knew me from the start. Namumuro ka na. Nagsabit ka pa ng ibang lalaki para lang akuin ang pagiging ama kay Laura? What now?
that you've lost your aces. I will never let you go through this. You fooled me. Igago ka eh. Sari pagpasalamat ka, galit ka pa. Kapag sinabi ko nun kung sinong ama, sana nadimanda ka at sabit pa ako. You know, I am an adopted daughter. Ano na lang sasabihin nila sa akin, ha? Ampun na nga ako. Nagdala pa ako ng kahiyan sa family ko. While my dad was a judge, matarin na sagot pa nito sa kanya. It was not your problem anymore. You just save your ass. Agad siyang tumalikod pagkasabi noon at hindi na inayaan pang makasagot si Olive sa kanya. He did not care that he offended her. Kulang pa ito sa lahat. Hinimas pa nito ang rehas dahil sa pagkabangga sa anak niya. Lahat ng mananakit sa mag-ina niya ay magbabayad ng malaki. Kiana felt so happy that her daughter was able to walk slowly. Kung titingnan niya ito ay parang wala naman tong problema sa likod dahil hindi naman nakikita ng mga mata. Nakasilip to sa bintana habang nakaupo sa kama. Mama, wala pa po papa? Napatigil siya sa paglalakbay ng envelope ng mga papel na kailangan niya para sa eskwelahan. Anak, nandito na si papa? Masayang bulalas nito kaya naman para siyang siraulo na napamadali sa bintana. She picked. May sasakyan pero hindi ang sasakyan ni Asher. Kinakabahan siya sa kung sino ang bababa pero hindi si Asher ang bumaba. Tauhan yon ng binata at si Marla. Ah, hindi si Papa. Si Lola Marla pala. May panghihinayang nasabi ni Elora tsaka naupo na sa kama. Napatitig lamang siya rito at pinagmastan ito. Kaya pala sobrang attachment to kay Asher dahil sa lukso ng dugo. Kahit na may pinakilala na ibang ama si Olive kay Elora, hindi pa rin natinag ang koneksyon ng bata kay Asher. Nagdesisyon siyang lumabas at ipagbukas ng gate ang kasambahay. Magandang gabi, ining. Ani Merla sa kanya. Good evening po, Yaya Merla. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Pasensya na po kayo dito sa bahay, Yaya. Walang anuman. Bakit di na lang kayo sumama kay Asher sa mas malaking tirahan? Sigurado naman ako may plano siya. Hindi siya umimik. Hindi siya sasama kay Asher. Pero ang kukunin niya para makalipat na sila ng maayos na tirahan? Sustento lang na malaingkling salita tulad ng kanyang sinabi. Lola Mela, saan po si Papa? Nakangiting tanong ni Elora sa may edad na babae. Nako, ang Papa mo naroon. Namumulyong. Ano po mulyong? Ay nagdadrama. Natatawang sabi naman ni Merla. Tatawagan ko po si Papa. Para hindi na siya sad, Mama. Pwede ko po tawagan si Papa? Lambing ni Elora sa kanya. Kaya naman, tumango na siya. Ano pa nga bang magagawa niya? Hindi niya po pwedeng ipagdamot sa Elora kay Asher. Mabuting ama naman yon kung tutuusin dahil mahal naman ng bata. Kahit na nga wala silang alam nung una pa lamang. Po pwede siguro niyang ipagdamot kung pabaya ito at walang kwenta. Pero tawaran man niya ang pagkalalaki nun, hindi siguro ang pagtayo bilang isang tatay para sa anak niya. She saw it. She saw how he loved her daughter. And despite her anger, she could not find the courage to block him. Tumalikod na lamang siya nang umpisa ng anak niya na hanapin ang profile ni Asher sa messenger. Yaya, dito na po kayo sa kwarto matulog? Nako, mamaya na. Excited talaga ako na pumunta rito dahil may ipapakita ko sa inyo. Lara na kay Amory. Ilalagay ko lang ito dito sa loob ng bag tapos lalabas na ako ulit. Dala ko na ang album ng mag-asawang Don Benedicto at Donna Selena. Nako, napakaganda ng mommy ni Asher. Halata nga na excited si Merla. Habang siya ay napapangiti na lamang, hindi naman niya ugaling mawala ng galang sa isang matanda dahil lamang galit siya sa amo nito. At para na rin siyang nakaramdam na excitement sa kahit na litrato man lamang ay makita niya mag-asawang Montenegro na talagang masasabi niya na pinanggalingan ng anak niya. Papa, lasing po kayo? Yon ang boses ni Elora na nagpalingon sa kanya. I am just home, baby. I'm in my room. Papa will be okay. You miss me? Boses yon ni Asher. Papa, uubos po load. Load? Bibili tayo ha, pagawan kita ng load bukas. Hindi po papa, ubos po ito sa video call ngayon. Oh, I see. Sandali lang at hahanapin kong kumpanya ng load. Babayaran ko ngayon na ngayon din. Sagot ni Asher at mukhang lasing nga. Kung ano-ano ang kalokohan na sinasabi nito sa anak eh.
Natatawa na lang si Elora at saka napakamot. Papa naman, 100 pesos lang po load. Mama, 100 po yun? Baling nito sa kanya, kaya natauhan siya. Kulang yun, anak, Asher said. Nasaan ba ang wifi at pasasabugin ko? Bakit wala kayong wifi? Hindi po kabayad si Lola eh. Kalimot po siya, kaya putol po. Bukas, babayaran ni Papa, tapos papakabit ka agad ni Papa. You can call me if it's connected because if not, I will bomb the office. Wait, uutos si Papa ng load. Anong number ni Mama? Saan si Mama mong maganda? Napangiti si Elora. Umiling siya pero dahil sa load, lumapit siya sa anak at kinuha nito ang smartphone. I-chat kong number. Ani niya sa seryosong mukha, tsaka siya nag-type sa chat box. Pagkatapos, tinignan niya si Asher. He was looking at her with a very light smile. No, he was staring at her face. Napakarap ang dalaga at umarko ang mga kilay. Ganda! Iling nito. One of these days, I will get you pregnant again. Walang hiya. Agad niyang ibinalik ang smartphone kay Elora at lumayas na malapit dito. Anong bubuntisin? Subukan. Absence makes the heart grow fonder. Yun ang kasabihan na palagay ni Kiana. Ngayon ay totoo. It's an old saying but applicable to what she feels right now. Pakiramdam niya mawawala siya oras na magtagal na magkalayo sila ni Asher at di sila nag-uusap. Pero paano? Anda na ba ang puso niya? Kahapon lang ngayon nalaman na totoong masakit pa rin ang kalooban niya. Tapos na siya sa pag-aasikaso ng kanyang requirement. Are you okay, Kiana? Camilo asked, so she got back to reality. Nasa harap siya ng lalaki at nagsumite ng mga kailangan dahil siya lang naman na may hawak ng mga yon. Opo, may kailangan pa po ba? Matabang na tanong niya rito pero nanatili itong nakatitig sa kanya. Totoo ba ang narinig ko kanina, kina Ronnie? Si Asher ang ama ni Elora? Hindi naman sa pagiging chismoso. She sighed and nodded. Aalis na po ako, prof, kung wala ka pong kailangan. Kailangan pa pong bantayan ng anak ko. Papaiwas na sagot niya dahil ayaw niya na magkwento pa. She still wants to protect her privacy and maintain the good impression of the people towards Asher. Hindi niya iyon kaya nasirain. Sa ibang tao, kahit pa napakasama na naranasan niya sa kamay noon. Naalala niya ang sinabi ni Yolo kanina. Nagbabago naman ang lalaki, Kiana. We mature. Ako nararamdaman kong maturity kesa noon na halos wala akong pakialam sa pag-aaral ko. Baka ganun din naman si Sir Asher kasi nakita ko, mukha naman siyang mabait. Nakakatulong naman ang positivity sa kanya. Gumagaan ang kanyang pakiramdam pero hindi pa rin sapat. She was suppressing what she felt for Asher but she was not succeeding. Parang lulo lang siyang tumatamlay. Natutulog lang siyang parang nabawasan ang galit niya. Tiningnan ni Asher ang lalaking kanyang kausap. Antok na antok pa siya kahit araw ng Lunes at dapat ay trabaho na. Pero eto't dahil lasing siya kagabi ay kung ano-ano na nga siguro ang ginagawa niya. Hindi niya matandaan pero kausap niya si Lucas kanina. Pinapahanap daw niya ang ama. Ni Kiana sa isang frat member na taga Kalibo. Apparently malapit lang daw ang sinasabi niyang Henera Pedrosa. Wala talaga siyang maalala. Ang tayong naaalala lamang niya kausap niya ang anak niya sa video call. May utos pa siya na load sa tauhan niya na siya nagsasideline ng load. Nakita niya at tinitigan ang magandang mukha ni Kiana sa screen. He instantly had a heart on and told her he'd make her pregnant one of these days. Gusto niyang lamusukin ng halik ang maliit noong bibig.